ito sa mga first-timer, malalaman nyo rin yan pag nandito na kayo sa Hong Kong, na importante pala ang 24 hours day off. Ngayon ang i-share ko naman po sa inyo is a statutory holiday. Ano yung statutory holiday? Kasi nandito naman to sa kontrata, kasi lahat po ng aking vlog, lahat po ng aking i-share sa inyo, nandito lahat sa kontrata. Maliit lang siya na papel, pero marami po itong kahulugan. Hindi po ito basta lang na pipirmahan mo, kasi itong kontrata na to is ito yung guide natin pag mag-abroad tayo. Kung ano yung mga rights mo bilang domestic helper dito sa Hong Kong. Hindi yung basta pipirmahan mo lang na hindi mo siya binasa. Ito na naman, karugtong to, the helper shall entitled to all rest days, statutory holidays. Nandito yan. Of course, pag nasa kontrata yan, kailangan masusunod yan. Kasi nasa kontrata yan. Yun nga, isi-share ko, sasabihin ko na sa inyo. Kasi yung regular holiday is bukod yun sa statutory, sa screen. Kung ano po yung mga entitled na mga statutory holiday dito sa Hong Kong. Halimbawa, bago ka pa lang sa amo, first time mo pa lang na makapag-abroad, makapunta dito sa Hong Kong. Kasi sa mga first timer po is, halimbawa, kararating mo lang sa susunod na linggo is statutory holiday na. Hindi ka pa po entitled noon, kasi 3 months after trading entitled doon sa statutory holiday kung kararating mo. Hello po! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po ulit sa aking channel. Doon po sa mga first-timer na mag-apply or mapunta ng Hong Kong, welcome po kayo sa The Land of Noodles, Hong Kong. Ang i-share ko po sa inyo ngayon is about naman sa statutory holiday. Kasi noong nakaraan, ang i-share ko po sa inyo is yung rest day or yung day off na 24 hours na day off na walang curfew. Kasi yung iba pumapayag na lang na may curfew kasi nga takot sa amo. Kaya pumapayag na lang, which is nasa kontrata po yan na 24 hours day off. Nandito po yan, which is 24 hours day off. Yun, binasa ko nung nakaraan doon sa past na vlog ko. Ngayon, i-share ko naman po sa inyo is yung statutory holiday. Ano yung statutory holiday? Kasi ito, importante ito doon sa mga first-timer or sa mga nag-a-apply or mag-a-apply pa lang na papunta ng Hong Kong. Ano po yung statutory holiday? Kasi yung regular rest day is bukod yun sa statutory holiday. Ang statutory holiday po is yung mga special na holiday dito sa Hong Kong. Holiday, halimbawa, December 25, which is Christmas Day yon, day off mo yon. Limbawa, January 1, day off mo rin yon. At saka meron sila dito mga Qingming Festival, meron silang mga Mooncake Festival dito. Ilalagay ko po dito sa mga ganun, mga Dragon Boat, mga Mooncake Festival. Madami pong festival dito. Yun ay entitled doon tayo, mga helper dito sa Hong Kong, entitled tayo doon sa statutory holiday na yun. Halimbawa, ito sa mga first-timer. Bago ka pa lang sa amo mo, halimbawa, dumating ka kahapon lang, halimbawa, or nakaraan linggo lang. Tapos merong statutory holiday, halimbawa, sa susunod na buwan o sa susunod na linggo, merong statutory holiday. Hindi ka pa po entitled nun sa mga first-timer ito, ha? Kasi after 3 months pa po, pwede ka pang 3 months pa po na entitled ka na pwedeng lumabas doon sa statutory holiday. Hindi po kasama doon yung mga first-timer sa statutory holiday. Ito yon pag matagal ka na, halimbawa sa amo mo, nakatatlong buwan ka na, pang-apat na buwan na yon pag mayroong statutory holiday, is pasok ka. Pwede ka nang lumabas noon. Halimbawa, yung mga kaibigan ka, ganyan, na nakakilala na dito, tanungin mo sila kung ano ba, anong araw, anong buwan tayo mayroong statutory holiday. Ilalagay ko dito kung ano yung mga statutory holiday ngayong taon. At saka ito pa, kasi hindi lahat po nang nandyan sa statutory holiday is para din yan sa mga helper. Meron po dyan na hindi. Halimbawa, ang statutory holiday is 24, 25, 26, halimbawa, 3 days yun, halimbawa sa December, ganon.
Ang 26 doon is hindi sa inyo, hindi yun ay sa amo. Depende na lang yun kung palalabasin kayo ng amo. Kasi ako noon, 2 December ko na kasi sa kanila. Pero 26 na yun is supposed to be hindi talaga akin yun. Kumbaga pinalabas na lang din nila ako. Kumbaga parang ano na nila din yun sa akin na yun nga, makapagpahinga ako, makapunta ako kung saan ko gusto. Binibigay nila sa akin na hindi ko kailangan pagtrabahuhan. Kasi yung mga gala, ibibigay nila sa akin yung libre na walang hinihingi silang kapalit sa akin. Kasi yung ibang amo naman po dito, kung generous yung amo mo pagdating doon sa mga statutory holiday, ang lahat po ng pula na yan is na sa'yo. Ibibigay sa'yo ng amo mo. Especially, ang amo mo pag hindi Chinese, lahat ng pula is ibibigay nila yun sa'yo. Yun ang kagandahan pag ang amo mo is hindi Chinese. Kasi pag Chinese talaga is mahigpit sila. Iba kasi ang amo is dinideny pa nila minsan na hindi mo statutory holiday. Pero statutory holiday yan pag ikaw alam mo, kasi minsan ang mga amo, nagmamaang-maangan yan, maniwala kayo. Sa mga first timer, ganun, kailangan alamin nyo din. At saka halimbawa, statutory sa susunod na linggo, entitled ka na, walang sinasabi ang amo mo, ikaw ang magkusang magsabi sa kanila na, Madam, next week is ano statutory holiday, entitled na ba ako? Ganun lang ang approach doon sa amo. Siyempre, ang amo na yan minsan is sinusubukan ka lang kung may alam ka o wala. Ganun minsan ang mga amo. Kasi dito minsan kahit yung mga matatagal na sinasabi ng amo na hindi mo yan day off, hindi mo yan labas, hindi para lang yan sa mga employer, pero hindi. Kasi yung mga kaibigan akong ganun na dinideny ng amo nila, ganun na hindi daw nila labas, hindi daw nero statutory holiday, pero yun ay statutory holiday. Depende po kasi yan kung anong araw tatama yung mga statutory holiday na yan. Walang specific yan araw. Halimbawa, ang statutory holiday, halimbawa ang 25 ay pumatak ng linggo. Yung regular holiday mo, hindi yung tatamaan. Yung 25 na yun, yung number 25 na yun, is imu-move yun ng Monday. Kaya ang magiging day off mo is Sunday at saka Monday. Ganun yun. Kumbaga, yung day off mo na regular holiday yun, is regular pa din yun. Wala nang pakialam si statutory dun. Kaya si statutory na lang ang mag-a-adjust para dun sa regular na day off mo. Ganun dito. Maganda kasi dito ang law sa Hong Kong. Ito ang kagandahan kasi dito na basta't wala kang nilalabag sa kontrata, wala kang nilalabag, wala kang ginagawa sa amo mo na masama, is pwede mo tanggol yung sarili mo. Hindi naman kailangan palaging makipag-away ka, makipag-ano ka sa amo mo. Hindi naman. Baga, kung nasa katwiran ka, yun nga, nasa katwiran ka, ipaglaban mo. Kasi ang mga amo dito, alam nyo na, ibang mga Chinese dito is mga abusado rin sila. Ganun yun. Kaya, huwag kayong papaapi sa kanila minsan. Oo, nandito tayo para magtrabaho. Siyempre, dapat ikaw, alam mo yung karapatan mo. Pagdating doon sa day off, alam nyo, napaka-importante. Uulitin ko, napaka-importante po ng day off dito. Kasi yun lang yung araw na makapagpahinga yung katawan mo, yung isip mo. Kasi nakaka-drain po. Kasi pag 6 na araw ka nagtatrabaho, tapos may mga pasaway ka pang mga kasama, madami kang iniisip, halos hindi mo na nga makikilala yung suklay, halos hindi mo na nga parang losyang na losyang ka, alam mo yun, halos hindi mo na nga makikilala minsan yung sarili mo sa salamin, nagiging tao lang kami pag day off. Kaya syempre tayo naman, gusto naman natin mamukhang tao, kaya pag day off yun, nakapag-ayos ka, alam mo yun, maigi pa nga sa Pilipinas kasi nasa Pilipinas tayo, di ba? Iba naman dito sa Hong Kong na sa Pilipinas pa isi-isi ka lang, hawak mo yung oras mo. Dito kasi hindi. Lalo pag may curfew ka pa, nagmamadali kang umuwi. Pero dapat wala naman talaga yun. Binabalik mo talaga yun. O, nagmamadali kang umuwi kasi ayaw mong malate kasi baka may masabi yung amo, bakit late ka umuwi, ganito, ganyan. Pero kung alam mo yung rights mo, kung ano nakalagay doon sa kontrata, na both na pinirmahan ninyo, is dapat alam nyo yun parehas. Ipaglaban mo kung ano yung alam mo. Kaya madami dito mga among abusado, kaya yung iba mga katulong dito is pumapayag na lang kung ano yung sasabihin ng amo sa kanila. Kaya yun, sana po nakatulong ako doon po sa mga first timer, doon po
sa mga statutory holiday, ganun, sa mga rest day dito sa Hong Kong. Pag-aralan natin yung sa kontrata, magtanong-tanong tayo bago tayo umalis, magtanong kayo sa agency, basahin ang kontrata. Kung makakilala kayo dito sa Hong Kong, is tanungin nyo about dito sa rest day, about dito sa statutory holiday. Kaya yun lang, maraming salamat po sa pagpanood ulit ng aking video. Sa mga first timer, good luck po. Don't forget po to subscribe sa aking YouTube channel. Bye! Thank you so much!